kilala niyo akong mahilig sa mga radiator phone cooler. Marami na rin ako na i-unbox na phone cooler like yung mga Fan Cooler Pro, Basus Gamo, Memo Coolers at marami pa. Halos kabisado ko na rin yung mga parts nila. So itong FlyDigi, Huaswing Pro, or ngayon is Realme Cooling Backclip, is nakikita ko na siya bago pa siya naging Realme o bago pa siya nag-collaborate kay Realme. So hindi ko siya binili, parang hindi siya worth it bilhin at mataas yung price niya. Then sobrang liit ng cooling pad, nasa 1 inch lang siguro siya. So ito na nga, last week napanood ko si Unbox Diaries or si Kuya Vince. Bali, nasabi niya na lumalabig nga yung cooler, which is true naman. Lumalabig talaga siya. Pero may part akong naguluhan ako. Yung fan daw is naglalabas daw ng lamig, medyo parang aircon siya. Sobrang na-curious ako dahil sa sinabi niya. Dahil if ever, ito yung kauna-una ang cooler na lumalamig yung buga ng fan. At if ever, ito yung pinaka-top one sa akin dahil nagbubuga nga siya ng lamig na parang aircon. So binili ko siya. Ito pala yung clip ni Kuya Vince. Nice. Very nice. Sobrang cool na natin niya. At ayun na, nararamdaman ko na yung lamig. Dito, sa side, ayun o, ang lamig guys. Wow, napakalamig. Actually, wala na akong pakialam dito sa kable na to. Ang maganda sa kanya is, malamig siya guys. It is blowing air dito sa part na to. Ayun o, from here to here. Talagang malamig siya. Parang aircon yung kanyang lamig. Parang aircon yung kanyang lamig. Hindi siya yung parang hangin lang. Malamig yung kanyang hangin. It is cool air blowing at the back of the phone. So, alamin natin kung lumalamig ba talaga yung buga ng fan. Worth it ba talaga siya? Aircon ba yung lamig ng buga ng fan? Alamin natin yan. So, nabili ko pala to Chinese brand dahil mas makakamura ako. Simple lang yung box, nandyan yung logo at image ng cooler. Sa box, nandyan yung cooler, then yung Realme Type-C cable. As in, mahaba talaga siya. Pero manipis lang siya. Meron tayong user manual. At last, yung free cooling pad. Pwede mo siyang palitan at naaalis din siya. Madali lang siyang alisin actually. At madali lang siyang ikabit. Which is hindi ko gusto yung mga ganito. Sana nakapix na lang siya. Unlike sa mga ibang radiator, fix lang at matibay yung rubber nila. Dito, medyo natatanggal talaga siya. Then sa cooler, maganda yung design niya. Nakalagay dyan, Realme. Then may logo dyan sa gitna. FlyDigi na logo. Meron tayong dalawang button dito. At LED lights. Yung LED lights na yun is kulay blue siya. Then yung sa top is power button for RGB lights. Sa baba naman na button, yun yung power button ng cooler. So, separate sila. Then sa back, yung 1 inch na cooling pad. Pag tinanggal mo, nandyan yung cooling plate, as in makikita mo agad yung cooling plate. Di ako nagkakamali, ceramic yung plate niya, which is good para sa mga gantong radiator cooler. Then sa pinaka-bottom, nandyan yung Type-C port para ma-power natin siya. So, buksan na natin, malamig kaya? Parang aircon talaga kaya yung buga? Malabig ba talaga yung buga? So, naghintay pa ako ng ilang segundo para ma-check yung buga ng fan. Sadly, hindi talaga siya malamig. Hindi aircon yung lamig niya. Para maliwanagan pa kayo, ganito yung mga parts ng mga cooler. Yung cooling plate is blue. Then yung red, yun yung refrigerator cooling chip. Is mainit yung part na yan. Then kapag naka-face down siya sa cooling plate, is malamig siya. Para hindi mag-overheat yung part na mainit, naglagay sila ng alloy sink at fan. So, sa lahat ng radiator, yung fan nila is nagbubuga sila ng init, hindi lamig. Binuksan ko nga yung Memo DL01 ko para makasiguro ako. Mainit talaga yung part na yon. Sa Realme Cooler or FlyDigi, malamig naman talaga siya. Yung cooling pad, nagmamoist naman siya. Huwapalo to ng 11 hanggang 9 or 7 pa minsan sa lamig. Pero sa part ng buga niya, is nasa 38, 39 to 40 yung init na part na yon. Yung sinasabi ni Kuya Vince, hindi talaga siya malamig, as in mainit talaga siya. Hindi ko sinisiraan or gawin tong video na to para siraan siya. Actually, na-curious lang talaga ako. Medyo may duda na ako eh. Pero para makasiguro ako, binili ko talaga siya. Para malaman ko kung talagang lumalamig siya.
So, sa totoo lang, mahina talaga yung fan niya. At siguro sa studio ni Kuya Vince is naka-aircon siya kaya naramdaman niya yung lamig. Pero hindi pa rin sapat para lumamig or maging kasing lamig ng aircon yung buga ng fan. Medyo disappointed talaga ako. Malaki yung expectation ko sa cooler na to dahil dun sa review. Pero nalungkot talaga ako. Then, dun sa cooling pad, 1 inch lang siya. Kumpara mo sa Fan Cooler Pro na kapresyo niya, mas malaki pa nga yung cooling pad ni Memo DL05 kaysa kay Realme na 1 inch lang yung cooling pad niya. Actually mga ka-Tekno, para sa akin sobrang mahal niya. Hindi siya worth it bilhin. Makikita nyo naman siguro kung bakit. Doon pa lang sa laki ng cooling plate, alam nyo na. Bumawi sila sa RGB light siguro, pero hindi siya adjustable. Kung anong meron dyan sa effects na yan, ganun lang siya. Unlike kay Fan Cooler version 1 or version 2, halos napapalitan yung mga effects na yon sa RGB lights niya. Halos magka-fresho lang sila actually. Anyway, kayo anong masasabi nyo sa cooler na to? Comment down below. And thank you for watching. This is Paul. Paul Tech TV. Oh, I've been running from the law. Hope they won't shoot me down soon. Catch me howling at the moon.